Peter Maxwell was. So, alam niyo yung speed of light, it's 3 times 10 to the 8 meters per second, or 300,000 kilometers per second. Pero, to what object shall we measure it against? So, relative to what object shall we measure it against? For example, we have mass. Meron tayong standard na pinagkukumparahan nun, di ba? But in speed of light, we don't have any standard. Or don't have anything to compare it against. So, naniniwala sila sa ether. Alam niyo ether? The luminator is ether. So, it's everywhere. So, if you set the ether, it's everywhere. It's right around you. And para siyang, kumbaga kung mag-create ka ng sound, sound travels through air, but light travels through the ether. Okay? So, nag-propose si Maxwell ng experiment para malaman na totoo yung ether. Okay? Para malaman na totoo siya. So, at different times of the year, umaga lang yung Earth, di ba? Right? It's rotating, it's revolving around the sun. Now, ma-measure mo yung tiny differences in the speed of light. Okay? Pero, sabi ng mga, pinublish ko eh, sabi ng mga scientists na we don't wanna do that, that's too expensive, mahirap gawin yan. Until namatay na siya sa cancer. Namatay na si Maxwell. Pero may nakabasa ng notes ni Maxwell. Pangalan niya si Michael Morley. Mayroong chemistry na kaibigan si Mike Morley, kapilido. So, gumawa siya ng experiment, which is famously called the Michelson Morley experiment, where they tested they set up sila, and then they measured the speed of light at right angle, so like, and then they found no difference. Okay? So, parang mga ba? Pero yung mga tao, alam niyo na sa physics, diba? Parang, naniniwala kami sa luminiferous ether. So, lalagay kami ng ano, addition sa theory para, umay pa rin yung ether. Pero sino yung pumatay sa idea ng ether? Sino yung famous guy na pumatay sa idea? Lalo siya. Very good. Si Albert Einstein. True? General or special? Special theory of relativity. The idea with the special theory of relativity, right, must be constant at all range of references. I will discuss the ibig sabihin ng range of references. Okay, this is the picture of the right. So we have, imagine nyo na lang na M-particle na mabilis. Okay, kasi mabagal yung M-particle natin. Pero mabilis mo. Merong guy na nakasakay sa M-particle. Tapos yung setup, may mirror sa, merong laser dito. Sa rim. Sa taas merong mirror. Okay? Imagine nyo, ganito yung mag-imagine. Okay. So, pindutin niyo yung button. Mangyayari sa ma-observe ng tao na nakasakay sa train, yung laser, ilaw, aakyat, siguro mga, anong height ko? 6 feet. Okay? Ang height niya, 6 feet. So, ang distance of travel niya is 6 feet. And after some time, E again, same time of travel, it will go down, 6 feet. Dilet. So, anong total distance travel? Feet. Ngayon, yung observer sa labas, kayo. Ang nangyayari, same ba yung measure nila ng distance? No. Oh, obviously, magalaw yung frame, yung ilaw sa ilalim, magdadayagal. So, hindi na siya 6 feet. Gamit na kayo ng category ng mirror, right? Okay? So, mag-bounce siya ganun. Tapos, mag-bounce ulit siya that way as the train is along. So, anong implication nito? Transformation. During transformation, the two basic things. Time dilation. So, question. Meron kang clock sa chain. Sino yung mas mabilis na clock? At sino yung mas mabagal na clock? Yung nasa train? Or yung nandun sa train? Nasa train. Nasa train. The thing is, so you work it out. I do this at home. So, may
sa inyong kailangan ng this. Gigil ang clock, so moving clock runs slower. Okay? That's the key. And the idea is, bakit ganun? Again, follow me, follow the math. C, the speed of light is constant. Umami tayo ng laser beam, di ba? C equals, is a constant, equals, yung distance, yung observer sa labas, mas mahaba yung distance na nakuha niya. So kung humaba yung distance, dapat magbaba yung time ng observer sa labas. So mas mabilis yung time ng observer sa labas. Pero yung time ng nasa loob ng train, mas mababa. Okay? So moving clocks, run slower. Wait. Wala na pa yung isang famous na implication, twin paradox, right? So kung may tambal, yung isa aalis, magbalik yung isa, magbalik yung isa, matanda niya pa sa kanya ng state, mas bata yung isa kasi mas mabagal yung time. Go, go, pagbalik ka rin sa mga okay. Yung formula na to is actually not part of the original paper na pinaglish yung Einstein. Supplementary lang siya. So, E equals MC squared. Multiplication yan. Mass and energy are two different forms of the same thing. Mayroon akong gustong sabihin about that. So, ano yung ibig sabihin? Ano yung implication niya? Okay. So, let's take... Sino pwedeng volume? MR. So, let's assume si MR average guy, average Joe. Measure the mass. So, kung meron akong ability, kung alam ko yung technology para pasabugin si Demar, okay, gusto ko pasabugin si Demar, yung energy na makukuha ko kay Demar ay equivalent, ay equivalent sa 30 very large hydrogen bombs. Hydrogen atomic bombs. Hiroshima. Ilan ba yung na-drop sa Hiroshima? Square ba kayo? Isa lang, di ba? Imagine nyo 30 times na from Demar. Pag pinasabi ko si Demar. Okay? Pero I don't have the ability. Yun yung problem natin. We just don't know how to extract all that information. All of us. So each of us are energetic. We have a lot of energy. Okay? That's the idea. And of course, E equals MC squared, the gamit din sa pagdawa ng atomic bomb. So, next. May question na? So, does that mean that we store a lot of energy? Z pala, then front, back,
y axis, x, y, z. Here's another dimension for time. So we can model space. We can really separate space and time. Now, it's a special theory of relativity that space time is flat. Okay? But basically, Einstein. If we add a massive object, again, let's imagine, meron akong itong rubber na tela. Okay, imagine yung rubber na tela na ito. Okay, meron akong malaking bowling ball. I put the bowling ball on top of the block. What will happen to the block? It will sink. It will bend the space-time. Okay, so yun yung effect na existence of mass to space-time. It will bend space-time. Okay, and generally bowling ball, I get a small marble. What happens with the marble? Susunod siya sa lubog, di ba? So, in some sense, that's how gravity is. Gravity is not a force according to Einstein. It's the curvature of space-time. Okay, later on, learn more about it. Okay? Now, nakikita na ba si Reina Valdez, Filipino astrophysicist? Sino aware kay Reina Valdez? Of course, kilala niya si Reina Valdez. She's quite famous in the scientific community. Kilala ba siya? That's the internet. Yeah, you can search for her. She's part of a team na nag-prove. Actually, hindi prove. Na nag-confirm. Na tama yung general relativity even if you search for galaxies, 70,000 galaxies that are very, very far away. So may mga alternative theories, but GR is the best general relativity. To use some example, gravitational legacy. So if you have a massive object somewhere here, mangyayari dun sa light coming from those stars far away behind, hindi siya diretso. Baka kunyari kung may flashlight yung gato, ilaw, dapat diretso lang siya. Nakikita niyo yung flashlight. Pero kung may mga black hole dyan, may potential ganyan, biglang yung light mag-depende. So, sa nag-depende siya. Curvature of space. Okay. Now, imagine mo yung bowling ball kanina. Or just get something. What's your name? Cesar. Okay, Cesar. Imagine how shrink you to the size of a brick or a marble. Lahat ng mass mo, kalagay ko sa well, hindi pala. Dapat ko lang planet Earth. Tiny. Sige, planet Earth na. Planet Earth, lahat ng mass ng planet Earth is a shrink from to very, very small size. Lalagay ko siya dun sa brick. Pero sobrang bigat ng brick na yun, ha? Ay, mga hindi ko mahawakan. So, wala na. Kung nilagay ko siya dito, ano mangyayari dun sa to? Damn, lilibog siya. Diba? Super duper lubog. And then, as in, sobrang baba na. What do you have? What do you have? You get a black hole. So, it was Carl Schwarzschild. Sinopi yung Einstein's field equations for point mass. And then, he found out that for a certain radius, in fact, pwede nyo i-compute kung ano yung ano, dapat yung radius para maging black hole. Kung gusto nyo maging, kung pangarap nyo sa buhay, ay maging black hole. Ito yung equation para malaman nyo kung paano kayo magkakapay. Okay? So, alam nyo yung mass nyo, di ba? Kaso nyo dito, alam nyo yung gravitational constant. So, multiply nyo. Times 2, divided by the square root. Alam nyo na yun. Alam nyo na